What's up guys? And for today's video, itatry natin yung pinakabit kong sprocket sa Forma Breakpoint. Ah, breakpoint ba? Forma Breakpoint? Forma Bike? Bike Point pala! Forma Bike Point. Breakpoint. Ayan, tetesting lang natin. Kasi yung stock na ito, naka 15T. Pero tatry natin na ano, ang nakakabit ngayon is 13. Tingnan natin kung anong mas okay. Pero ang alam ko, mas malakas dapat yung torque kasi nabawasan na yung dulo nito pag dun sa ginawa kong change sa kanya. So ayan, sound trip lang din, kakatapos lang din kasi ng trabaho. And naisip ko i-test ride kahit umuulan. Ano na naman tayo, chill ride lang. Tsaka gusto ko din mag-sound trip. Ayaw, siyempre. Tanggal ng stress. Pero mas malakas yung arangkada ngayon. Malakas yung arangkada ngayon. Kasi dati parang 145. Second gear. Pero ngayon kahit parang third gear kaya niyang umarangkada. Medyo tall kasi yung gear ng stock eh. Feel ko ah. Parang aabot siya ng 11,000 or yung power band niya ng medyo late. Kaya natin pinapalitan ng sprocket para mabilis siyang aangat. Sibat siya agad. Pero medyo basa yung kalsada kaya ano. Pero mas may torque siya ng third gear. Dati parang wala siyang power sa third gear eh. Akin ang pangit ng dahil ako. Mas ma-torque nga siya. Kasi parang feel ko kahit sample third gear parang kaya kong ma-overtake ko. Huwag lang mag-traffic lodge. Thank you.
sarap! What the fuck? Masantag! Holy shit! Lakas ang torque, grabe. Yung sa dati, kasi pinapayak, parang nasa 11, second gear pa lang ako, kaya ko na mag 145. Ito parang, ang 13T, nasa ano ka, first, third gear ang 120 mo. Pero, medyo ano kasi, parang ang bagal. Ang bagal talaga mag 100. Well, mabilis pag sagad-sagad. Pero pang for example, nasa mataas na gear ka, kailangan mo pa siya ibaba. Yung ngayon kasi, kanyari, nasa third gear ako, may torque pa rin. Nasa fourth gear ako, may torque pa din. At least, wala naman problema sa akin mag-shift kasi naka-quick shifter naman tayo. Bilis na 140. Pero kaya ko pa mas mabilis sana eh. Kaso parang ewan ko, I think okay na siguro yun. Overall feedback ako, kung gusto mo talaga ng torque, magpalit ka ng gearing. Actually malayo pa rin to sa ano eh, sa US spec na matorque talaga. Medyo ano lang, saktuhan pa tong, sasaktuhan pa tong RPM na to. Wala na. Kauyan time na talaga. Pag gusto mo na ano, yung mga umo-overtake ka na mga 60, 100, okay tong gearing na to kasi sa dati talaga bagal. At least ngayon medyo mas mabilis siya. Actually parang kanina yung mga overtake, hindi ko gagawin yun sa ano eh, hindi ko gagawin yun sa kung sa stock sprocket kasi ano, mag-aalanganin ako mag overtake. Ewan ko pala sila, para siyang ano, kung ano yung 450 SR ko dati, parang ganun siya ngayon. Maaga yung ano. Well, lumiksi talaga siya. Legit naman na ano, lumakas yung torque. Pero ayun, medyo masaya ako kasi yung mga isang bagay na nagustuhan ko sa 450 SR compared dito, mas matorque talaga yun. Parang pag biniga mo yun, ayun, bibigyan ka agad niya ng power. Eh recently puro tayo ano,
Ducati yung ginagamit natin, yung scrambler. Yung scrambler, yung V2 engine, kilala siya na motor talaga. Overall, sobrang happy ako sa experience. Thank you sa tropa ko, kay Art at kay Kate. So pagdala ng moto ko sa Forma kasi medyo malayo. Ayun lang, dito ko na rin tatapusin yung video. Thank you guys for watching, and ayun, recommend ko na magpapalit kayo ng sprocket. Lalo na sa atin. Yung top speed sa ano niya lang, express speed na lang yan magagamit. Pero for me, mas worth it magpalit ng sprocket, lalo na sa atin kasi mahirap mag-overtake. Ayun lang. Thank you and see you guys sa next video.